Hello guys, welcome back again sa aking YouTube channel. So for today's video, meron na naman akong bagong i-share sa inyo, no? Kasi na-try ko na siya ng mga almost 2 weeks na din. And nag-email sila sa akin na gawan ko siya ng reviews. Ako kahit mga padala pa yan or whatsoever, mga sponsored pa yan, gagawin ko pa rin yung aking honest thoughts sa mga product na pinadala sa akin. Salamat po sa pagsisend ng product. Pasensya na, wala tayong pailaw ngayon. This is only natural lighting, guys. Kaya tiis-tiis muna tayo dahil nasira ang aking ring light na maliit. Maliit na nga lang, nasira pa. So, 3 piraso yan, guys. And naka-bubble wrap naman siya nung pinadala sa akin. And this is from Sojumi Glutacogic R-Butine. Ayan, guys. Again, ta-da! Ang kanilang pinadala sa akin. And sobrang simple lang ang kanyang packaging. Like na like ko yung combination ng green at saka white. So, yung isa nito, nagamit ko na nga almost 2 weeks na siya, guys. Sa face and body ko siya ginagamit. Kasi, yun nga, tinatry ko siya. Hindi ako gumamit ng ibang sabon ngayon. Ito lang talaga kasi nire-review ko nga siya. Yung iba, sinasabon sa face lang. Pero ako, face and body ko siya ginagamit ngayon. So, yan. Sobrang simple lang ng kanyang packaging. And then, yung smell is maganda yung smell. Hindi siya matapang. Nakakaano yung, alam mo yung mabango, pero hindi siya nakakasawa. Yung parang ano lang, yung parang amoy ano lang, amoy pang mayaman lang. Charot! So, ayan guys, yung kanilang sabon, yun. And ang ginawa ko dito, guys, ini-slice ko siya katulad ng whitening soap ko na ginamit ko nung nag-rejuvenating set ako. Hinati ko siya sa 3, guys. Pero kung sa face mo lang siya ilalagay, I advise na siguro maliliit na slice. Mga kaya to 10 slice eh, para at least hindi agad nalalagyan ng bacteria yung sa full talaga na sabon na ginamit mo. Naka-handcrafted din doon sa ano, sa dito na side. Hindi ko lang tinanggal. Ito naman yung natira sa 1 pirasong sabon na ginamit ko. I-slice ko lang siya ng ganyan. Ayan, dito sa side na to, nakalagay dito yung mga active ingredients niya. And then guys, meron siyang virgin coconut oil. Meron din siyang African palm oil, may glutathione, may kojic acid, may alpha arbutin, and tea tree extracts. Meron siyang 6 active ingredients. This is 135 gram, and ang alam ko sa Lazada is dati yung nakita ko sa ibang review 139 pesos, pero ang price niya talaga is 149 pesos. Pero nagsisale sila ngayon, guys, kaya try nyo din. Meron sila sa Lazada and Shopee. Then ilalagay ko na lang, guys, sa description box yung mga saan siya mao-order para at least hindi kayo mahirapan kung saan siya kung saan niyo siya mabibili. So this is 135 gram, tapos exclusively distributed by Sky Cloud Trading. Kung familiar ka sa sabon na ano na SCT, yun isang brand lang sila. Sa BF Resort lang sila, guys. Oh, sa BF Resort, Las Piñas City. Taga doon ako dati. And then, nandito na rin yung hotline nila. Tapos, this is made in Philippines. Tapos, yung direction for use. Dito sa likod pa, meron dito yung kanyang barcode at yung manufacturing date, which is 2019. And expiration sa August 2021 pa to. So, maganda yun kasi alam nyo naman, pag mga expired na, kailangan lang itapon. Umiyak na naman yung kapitbahay ko. Dalawang bago, dito sa side, sa gilid na yan, meron siyang nakalagay na handcrafted non-drying face and body whitening soap for men and women. One natin yung nakalagay dito sa harap, sa pinaka-front ng sabon. Sabi niya, effective in treatment and elimination of dry skin, freckles, acne scars, dark spots,
skin disorders, basa ko dun sa description. Kasi, chineck ko siya sa Lazada is, ang dami niyang mga benefits sa katawan. Maganda yung mga benefits niya. Pwede siya for all skin type. Yun nga lang, wala siya sa mga mall pa yata. Kasi sa online mo lang siya mo order and then okay naman doon, or make sure lang na sa official store kayo mag-order because maraming mga fake, 'di ba? So and maganda yung product nila. So pinapalipas ko muna siya, no, after kong gumamit ng rejuvenating facial set, 'di ba? Meron pang sabon noon. So ang ginawa ko is tinigil ko muna 'yon kasi ganoon naman ako eh. Hindi ko siya gagamitan ng ibang product para at least malaman ko talaga kung anong nagiging effect sa akin, kung okay ba, kung pero medyo may half the effect siya sa akin yung first day na paggamit ko. And then, hindi naman yung totally na half-D talaga. Di lang na parang may, ano, parang may nanunuot sa skin mo. So, sign yun guys na effective yung product. Pero, hindi pa rin ako magbe-base kasi, ano pa naman eh, magto 2 weeks pa naman bago ko siya trinay. So, hindi ko pa masasabi yung full review ko. Kaya, i-add nyo na lang ako sa aking Instagram, sa Facebook, para at least, kung hindi ako makapag-update dito, ay ma-update ko kayo doon, di ba? Kung pangalawang araw, ano na, yung normal na lang, hindi ka na makakaramdam ng hapde. Pero guys, in third day, meron siyang peeling effect hanggang fourth day ko. Meron siyang pamamalat guys, pero hindi naman yung sobrang balat talaga na parang ano ka na, hindi ka na makakalabas ng bahay. Ano lang siya guys, micro peeling lang talaga siya. So hindi siya yung tipong balat talaga na halos hindi ka na makalabas ng bahay, yung parang ahas-ahas effect na, hindi ganoon. Yung pamamalat niya is sa akin kasi, 'di ba? Yung dito ko medyo manipis, so hindi ko siya nakitaan ng medyo pagbabalat. And then dito sa may ilong ko guys, yun yung maraming nagbabalat sa ano. So, naisip ko, effective talaga siya for whitening kasi sabon lang siya eh, pero nagbabalat siya, 'di ba? Yung kahit hindi ka na gumamit ng mga astringent or toner, kahit hindi ka na gumamit ng ganun, tapos after mo siyang gamitin, feeling ko talaga guys, clear yung pagka-brighten niya sa face ko. Diba, naggamit ako ng rejuvenating facial set, tapos every month, nagkakatigyawa talaga ako, lalo na dito banda, dito na side, tinubuan ako noon, tapos pang fourth day ko, tinubuan din ako dito, pimples, papakita ko na lang yung mga clip, guys. Tapos dyan sa ano, sa ilalim ng ilong, nagulat ako, tinubuan ako. Pero, hindi naman siya nagtuloy-tuloy. Sign din yung ganun, kasi nagkakaroon ng skin purging, diba? So, hindi naman porkit nagkaka-pimples ka, hindi ka nahiyang sa product. Yun yung nagre-react siya kasi ibig sabihin nun, may ilalabas pang dumi yung ating skin. May ilalabas pa siyang mga kung ano-anong sumpa sa ating face. So, and okay naman siya gamitin. Nami-maintain naman yung pagka-clear ng skin ko. Pati yung mga dark spots ko is nagki-clear na siya. And then, di naman agad-agad yung tipong pack, hindi naman yung tipong pack, na clear na talaga, hindi yung ganun, pero mapapansin mo, meron talaga siya, kasi meron siyang micro peeling. So, yung micro peeling guys, is hindi naman yung tipong lalabas ka, tapos makikita mo na merong ano, merong pagbabakbak effect na parang ahas talaga, hindi naman ganun. So, tapos guys, mapapansin mo rin talaga yung effect ng sabon is medyo nag-glowing talaga yung dito mo. Kapag kasi maganda yung ano ng skin mo is mas masarap yung hagod ng makeup eh. Tapos meron din akong na-experience sa sabon na to. Ang bilis niya talagang makatanggal ng mga libag-libag guys. So alam niyo naman yun guys, diba gumamit ako nung ano yung bato. Pag alam kong medyo parang may mga libag-libag sa skin ko, may mga ano, parang nag-exfoliate siya guys. Pag alam ko na merong mga libag-libag sa katawan ko, hinihiludan ko talaga siya ng bato. Pero, hindi siya everyday na ginagawa ko, guys. Pero, minsan, ano na lang, 2 times a week ko na lang siyang ginagawa. Kasi, masama rin yun sa katawan. So, napapansin ko, everyday talaga siya, parang nag-exfoliate yung skin ko. Ang nagustuhan ko yun, dahil syempre, isa rin yun sa mga ano, diba? Yung matatanggal yung mga dead skin mo. Yung kahit sa katawan,
Ang ganda ng kuko ko. So, kahit sa katawan, kayang-kaya niyang tanggalin, di ba? Hindi lang sa face. So, maganda talaga kasi face and body na siya. And, for men and women na siya. So, maganda to, guys. So, kahit first time ko siyang magamit na pang almost 2 weeks pa lang, alam mo na agad sa product kung meron talagang effect or hindi, or parang piniki lang, or parang inano lang sa ingredients, hindi ganun. Alam, tama lang yung price niya for me, kasi pwede mo naman siyang hati-hatiin eh. Sa final verdict ko, guys, is hindi ko pa masasabi yung final review ko. Pero all in all, guys, nagugustuhan ko na yung product. So, kung papipiliin ako sa sabon na to, isa na rin siya sa mga favorite ko na sabon. Kasi meron ako mga top 5 na favorite, diba? So, ia-add ko siya sa aking favorite na sabon dahil okay na okay sa akin. Naging maganda yung result sa balat ko, and then nakitaan ko siya ng medyo lighter effect or pagbabrighten sa skin ko. Kahit ano ka na, medyo brighten na yung skin mo, at least alam mo na meron pa talagang ipuputi. Pero guys, depende pa rin yun, kasi depende naman yun sa skin type na, kaya hindi ko rin masasabi na effective sa inyo kapag effective sa akin, kasi iba-iba naman tayo ng skin type. So, ang masasuggest ko lang, mag-try ka muna, itry mo muna kung effective sa'yo, i-di-wow, and then kung hindi naman is stop mo na lang. Pero ngayon pa lang is itry mo na, guys, kasi maganda yung product. Hindi po sabi ko is approve sa akin yung kanilang sabon, no? Marami din naman silang product na binibenta doon sa Lazada. Nakita ko naman na marami din mga variants yung mga ano nila, yung product nila. So, i-check nyo na lang, i-try nyo muna. The effect sa akin, okay na okay siya. For me, bibigyan ko siya ng score na 5, kasi 5 out of 5, kasi effective siya for me. And then yun, hindi ko na pahahabain ang aks. So, I hope guys na meron kayong natutunan sa review na to and makapulot kayo ng idea. So yun lang guys this time. Maraming salamat sa panonood and bye!